it's very, very painful. Kasi una maliit na tao lang ako, yun sa industry natin ito. You know, my loyalty, I was a good soldier. Yung sinabihan niya to do this and do that, I did it. I did them. Diba? Pero, why are you so hard on me? May kasalanan ba ako sa inyo? Alam mo, I kept asking myself, why are you so hard on me, guys? Ano ba kasalanan ko sa inyo? Natatrabaho naman ako. Kung may pagkakamali, bilang mga magulang namin, bilang nanong namin, tapikin mo, magsabihan mo, tapos give naman na ng chance. Pero hindi yung masala sa kanila, papadala ng suspension letter. Suspension of the agreement, of the contract. So what do you mean? Pag pinirmahan ko, anytime you kick me out? So hindi mo pinapirmahan? Hindi ko pinirmahan. Bakit? Ba't ko pinirmahan? Inilibing ko sarili ko? So ano yung attorney? Ano yung isasampan natin ngayon sa Dole? Well, we will institute the proper complaints for illegal dismissal ito. Kasi empleyado, ang problema nga minsan, yung mga katulad ng ABS-CBN, sinasabi nila, hindi nila empleyado, contractual, etc. But may mga factors yan eh. At hahayaan ko na yung Dole na mag-decide na siya talaga ay empleyado, 20 years contractual. Nagpapalusot na yan sa provisions ng ano ng labor code. At marami kaming ganyan, attorney. Marami kaming talents lang, no? Siyempre, we are not regular employees. But we are not regular, but you've worked there for 20 years. We will insist na siya empleyado. For 20 years, hindi nga empleyado. I mean, hello naman, di ba? Mapalupon, because parang you are depriving us of life. Tapos ang linis-linis ng imahe natin sa labas. Magkakapamilya tayo. Tapos yung pala, sabi ko nga, it looks like heaven from the outside, but it's very creepy pala inside. Kapag hindi ka, I don't, it's access. Sorry talaga. I just work. Entertain people, because yun ang mundo namin eh. At ibang language naman sa showbiz, but of course, I observe the ethics. Palagi na lang ako sasabihin na, kasi ethics committee, ganito, ethics committee. Hey, ethics committee. Talaga na. Have you asked them bakit kailangan ganun? Suspension of the agreement agad? Bakit suspension? I asked my station manager. Eh, kasi sabi ng ethics committee under investigation. Oh my God. Puro na lang ethics committee. So, yes, kung under investigation, dapat di katapusan yung investigation. Meron ba namang walang katapusang wakas? And they wanted me to answer pa in another formal letter. Ilagun na lang sa letter na pinadala ni Atty. Tupasi ang reasons kung bakit we felt that we did not violate. Pinag-apologize na lang ako, di ba? Ano gusto mong gawin ko? Tumalon sa building para mapatunayan that I was unsincere? Okay.